What's up guys? So today I'm going to teach you the Judas Swing. So since marami sa inyo nagtatanong regarding Judas Swing, so sige, let's start. So ang Judas Swing guys is consists siya ng Asia session, okay? Doon nabubuo yung Judas Swing na tinatawag. So marami tao nagkakamali regarding Judas Swing since it's called false run, okay? Ang Judas Swing is false run. So ibig sabihin, bibigyan niya kayo ng maling idea or yung mga ibang taong hindi marunong mag-trade. So bibigyan sila ng false idea on where the market will possible go into. So possible para siyang nagiging ano natin we call that a false run to the market movement. So ibig sabihin dun natin kinatrap yung mga hindi marunong mag-trade. Okay, ginagawa natin silang liquidity when it comes to trading. Okay, so yun yung naging formulation ni ICT when it comes to Judas Swing. Okay, so para bang okay, follow nyo to, but psych, hindi namin kayo susundin, ito masusunod sa market, you have a liquidity run, kukunin namin ngayon yung liquidity nyo. Parang ganon. Okay? So, isipin nyo lang para siyang ganito. So, paano ba yan? Okay. So, isipin natin ganito. So, from the Asia session, nag-move tayo ng ganyan. Okay? So, let's say for example, ganyan. Okay? So, hahanapin natin yung pinaka highs and lows natin dun sa vicinity ng Asia session. Okay? I don't recommend you guys using session breaks or indicators for session breaks. Session ni Lux Algo or session on charts. So, hindi nyo kakailanganin itong mga to. Okay? So, you don't need that. So, sa akin lang, kailangan nyo ma-identify yung mga oras na importante. Okay? So, yun yung kakailanganin ninyo. So, in that case, hanapin nyo muna yung simula ng Asian range, okay? Hinapin nyo yung simulang Asian range. So, marami sa inyo pwede magkamali when it comes to Asia session. Kasi nga, pagpunta kayo sa indicator, marami siya ibibigay sa inyo katulad nito. So, yeah, they will give you a false Asia session breaks, okay? So, hindi naman siya mali. It's just, iba kasi, iba yung daylight savings nila, okay? Hindi siya adjusted dito sa Philippine Standard Time. And mamaya mo, UTC negative, ano pa ginagamit mo, let's say for example, UTC plus 8 ka, kasi nga Philippine Time Session or Manila Session yung kinakopya mo, pero sa amin kasi, or sa atin, is UTC negative 4 New Year Session kasi yung kinukuha natin. So in that case guys, hahanapin nyo lang yung highs and lows na nakreate natin. Simula, okay, so I will type it. So simula, okay, ta Asia. Okay, huwag na kayo manap ng indicators, ibibigay ko na sa inyo yung time, so para mas madali sa inyo lahat. So, in this case, Asia session natin is mag-i-start siya from 12, okay? 12 a.m. So, ito po ay hindi siya converted into 24 hours or military time. So, ito ay 24 hours lang, okay? Tama ba? Ano ba sinasabi ko? So, go to the settings. So, yeah, 12 hours para tayo. 12 hours yung format natin na 24 hours, okay? So, just to make clear lang naman. Okay, para hindi tayo magkalituhan. So, hahanapin nyo yung time from 12 a.m., okay? 12 a.m. ng New York time, ha? New York, hindi Philippine Standard Time, okay? Hanapin nyo yung 12, and then, ayun yung start, okay? This is the start, okay? Pangalanan nyo na lang na start of Asia range, okay? Asia range, yan. Okay? Sir Kim, kailan magtatapos ang Asia range? So, hindi natin siya i-end dun sa 12 PM session niya. Okay? Hindi natin siya ito i-end dun sa 12 kasi nga, di ba, magkakaroon na tayo ng London session. So, hindi natin tatapusin dun. So, possible hanggang sa mag-open ng New York noon. So, dun nagkakamali ang maraming tao kasi nga, baka kakala nila hanggang Asia session lang, hindi na namin isasama yung London session. No. Okay? No. So, possible kopyahin nyo lahat or kunin nyo yung Asia to London session. Pero, ito ay equivalent ng Asia range. Okay? Asia range. So, in that case, from 12 AM, start ng Asia session, ang magtatapos to is around opening. Okay? Magtatapos siya ng opening ng New York session. Para di kayo malito. Okay? Pero, sa inyo, bahala kayo kung anong gusto ninyo. Kung gusto nyo tapusin yung Asia session nyo ng 5 o'clock. Okay? Walang problema. Pero sa akin kasi, para hindi kayo malito when it comes to you Judas Swing. Kasi ang dami nga sa YouTube na nagtuturo. Actually, I did watch some of them guys. Pero nakakalito yung iba. Okay, nakakalito. Hindi siya katulad ng tinuro ni ICT. Okay, so for me, gayahin nyo kung ano yung sinasabi ko dito. So in this case, mas mapapadali lahat para sa inyo. So mas mabuti, i-end nyo on 8:30 AM. UTC negative 4, New York Standard Time. Ang Asia range ninyo. So, in that case, hindi siya magko-close. Ang gagawin ninyo is mag-open ngayon yung New York. So, lagay nyo, New York open session. Yan.
So in that case, guys, pupunta kayo sa charts ninyo. So let's say for example, punta tayo dito. So hanapin natin yung 12. Ano nga ulit yun? 12 a.m. Hanapin natin yung 12 a.m. There you go. 12. There you go. Kunin nyo yung 12. Hanggang saan nga ulit yun? 8:30. So kunin natin yung 8:30. There you go. Okay? So in this case, guys, itong range na to will be, you will call this one as your Asia range. Okay? Yun na yung tatawagin yung Asia range. So in that case, dyan yung hahanapin yung highs and lows na makikreate nyo. Okay? Ulitin ko. Dyan nyo i-create ang highs and lows na makikita ninyo. So in that case, guys, kasi pag kinlose nyo yung Asia range nyo ng 12, ito ah, papakita ko na sa inyo kung bakit ganito yung ginagawa namin. Okay? Kasi nga, malilito kayo pag kinat nyo yung Asia to London. Okay? Pakita ko sa inyo. Ang Asia is 12, tama naman, which is natatapos ng lunch. Tama? Natatapos siya ng lunch. And then, ganito ganyan, mapuputol. Kasi nga, mag-open ng New York ng 2 o'clock or 3. Diba? Mag-open siya. So, in that case, mag-create kayo ng highs nyo dito. And then, mag-create pa kayo ng lows nyo dito. Tama? In that case, malilito na kayo. Pero, ang sabi ko nga, kukunin nyo to. And sabi nga ni ICT, kunin nyo yung range ng buong yan. Papunta ng New York Open. Okay? Papunta ng New York Open. So, Sir Kim, paano namin mahanap kung mag-open na yung New York? Okay? So, syempre, 8 o'clock, di ba? Opening ng New York. 8:30, hindi nyo naman tinitrade ng 8:30. Bakit? News anticipation. So, hindi naman tayo magtitrade ng New York, di ba? Hindi tayo magtitrade nun. Ng news? 8:30 news, di ba? Tama? Sino ba nagtitrade niyan? Wala. So, dyan ko i-end ang Asia range ko. Okay? Dyan ko i-end ang Asia range ko. Para hindi ako makasabay saan? Sa casino time na tinatawag. Okay? So, in that case, guys, once you have that one, syempre, may range na kayo. Tama? Kapag nakakuha na kayo ng range na ganito, that is the time, guys, na tsaka nyo iscan. I-scan nyo ngayon yung na-create na highs and lows. So, in that case, guys, it's all printed. You cannot fake it. You cannot change it. So, kunin mo yung highs. Ito ba yung highs na nakuha? Ito ba yung highs of the day ng Asia range? Hindi. Bakit? Nag-create ng mas mataas. Ito na ba yon? Hindi. Nasaan? Ito. Naintindihan? Yan yon. Okay? So, in this case, hayaan nyo sila. Okay? Now, hanapin nyo ang low of the day ng Asia session. Nasaan ang low ng Asia session? Ito yung opening, tama? Ito ba yon? No. Ito ba yung low? Hindi. Ito ba yung low? Yes. In that case, extend that to the right. So, para hindi kayo malito, pangalanan nyo na lang to ng Asia or A dot range. Ayan, A dot range high. Okay? Kayo bahala. Okay? Nasa inyo naman yan kung anong prepared nyo. Pero sa akin, Asia dot range low. O, di ba? Hindi mas malinaw. Okay? So, ngayon, makikita mo kung nasan yan. Okay? So, in this case, dito nagagana yung Judas swing na tinatawag. Okay? Judas swing na tinatawag. So again, disclaimer, hindi sa lahat ng oras nandiyan ang Judas swing. And hindi din sa lahat ng oras same exact time nagpapakita ang Judas swing. So kaya nga sinasabi ko sa inyo, mas better na mag-trade kayo ng silver bullet kasi ang silver bullet it shows up every single day. Kahit nakapikit kayo, lalabas yan dyan. Kahit na matulog kayo, nandiyan yan every single day, Monday to Friday. Okay? Nandoon siya. Pero ang Judas swing, may early Judas swing, may normal Judas swing, and may late Judas swing. And sometimes, wala pa nga ang Judas swing. Diba? Ang daming factors. Pero syempre, based on our mentoring program, so, ibibigay ko pa rin sa inyo kung ano yung pinaka-much better. So, in that case, kung hindi kayo makapaghintay ng silver bullet, then definitely, go check out the Judas swing. Okay? So, in this case, meron na kayong Judas swing. You have a range high on Asia session, a range low on Asia session. Now, Sir Kim, paano na nag-work ang Judas swing? So, in that case, nakita nyo na yung highs and lows. Tama? Ito yung highs ka ako. Ito yung lows daw. Okay? Sabihin natin, ito yung lows. Okay? So, in that case, guys, magkakaroon niya ng tinatawag na false run. Bakit? Ang majority ng traders, just like us, okay? Dati, nung price action trading days pa tayo, which is, we always do trade on a breakout, tama? Opening above, opening below, created a top week, created a fair week, tinitrade natin, tama? Consider this one as a support and resistance, opening above,
long position. Opening below will go short position. Yan ang iniisip ng mga tao. Yan ang iniisip ng mga price action traders. Tama? Pero in this case, on Judas Swing case, we will trap all of their position. Lahat ng pera nila, sisimutin natin. Okay? Paano mangyayari yung Sir Kim? Paano natin masisimut yung mga pera nila? So in this case, you have highs of the day, lows of the day, created the week or sweep na tinatawag, sweep, nilampaso yung mga natira dito na dumi. In that case, guys, gagamitin ngayon natin to as a bias for what na mangyayari on New York session po. Okay? On New York session. Naintindihan? Ayan yung makikita ninyo. Okay? So now, Sir Kim, gaano katagal ang Judas Swing? Ang Judas Swing, syempre, after lunch, tapos na tayo. Or lunch time sa New York session, dapat tapos na kayo. Okay? Naintindihan? Yun lang. Okay? So now, since nagawa na natin to, nakita na natin to, okay, nakita na natin to, and now, let's say for example, tanggalin natin to ha, para hindi tayo malito. Yan, okay? So, let's say for example, ito yung Asia range, tapos, ito na yung New York range, and then, ito yung lunchtime. Okay? Possible dito yung lunchtime. Ayan. Okay? So, let's say ganyan. So, in that case, guys, ganito daw magiging movement ng market. Consolidation, Asia range, sweep. Okay? Now, pagpasok na yun ng New York session ninyo, ano mangyayari? Ano yung possible na mangyari? Diba? Pagpasok ng New York session ninyo. Ang possible na mangyari, after ng New York session ninyo, maraming nag-buy dito, tama? Maraming nag-long position dito. And now, ano mangyayari sa position nila? Maliliquidate. Thinking of, ay, putek yan, masya-short to. Anong gagawin ng mga breakout traders? Same exact thing. Hindi sila nadala. Anong gagawin nila? Uulitin lang nila. So, let's draw that one. There you go. Breakout trade, liquidate. Again, breakout trade, liquidate. And what? There you go. Pakita ko sa inyo. I-zoom natin siya na maigi para mas makita ninyo. There you go. Breakout trade right around here. Maraming nag-long position somewhere around dyan. And now, anong mangyayari? May mga nag-short na naman somewhere around dito. Bakit? Same exacting. Breakout trade. Tama? Parehas nagbe-breakout trade ang mga both sides of the market. Maraming naglo-long, maraming nag-short, maraming nali-liquidate, maraming bumabawi, maraming naglalagay ng pera, maraming pera naglalagay, kinukuha natin. Now, what happens next? Once na makita mo to, and once na makita mo to, during what? During New York session na, nakita mo na to, guess what? Ano mangyayari? Formulation of Judas Swing, and that is the time that we call this one as a Judas Swing, and we will target the highs of what? Yes, correct. Asia range. Naintindihan? Now, let's take a look at that on non-actual charts. Take a look at this one. Highs and lows of the day. Highs, lows. Take a look. Hindi nakuha yung range ng high. There you go. Liquidated the lows. Okay? May mga nag, let's say for example, may mga nag-short na somewhere around dito. Diyan, nag-short. And now, ano mangyayari sa pera nila? Maliliquidate sila kasi aangat ang price. There you go. Short right around here. May nag-short somewhere around dyan. And guess what? Anong gagawin natin? Long. Now, tignan nyo yung time frame or time slot. So, hanapin nyo muna yung alauna ng madaling araw sa atin sa Philippine Standard Time. There you go. Yan ang oras ng tapos. Tama? So now, let's take a look at the lower time frame analysis of this one. There you go. Yan. Okay? Take a look. Yan. So, since nakuha nyo na or nakuha na natin ang Asia range high and low, in that case, may natitira tayong high. Somewhere around here. Extend natin yan. Imagine natin, hindi natin nakikita to. Let's imagine, hindi natin alam yan. Okay? There you go. Nakuha natin yung Asia range low. Sir Kim, magkikreate pa ba tayo ng highs and lows dito? No need na po. Hindi na po kailangan. Bakit? Ang ihintayin nyo na lang is magkaroon ng sweep sa market or liquidity grab na tinatawag. Yung malaking impulse movement, just like this one. And guess what? Anong oras nangyayari yan? 8:30 and 9:30. Why? Most influential time session. Naiintindihan? Ulitin ko. 8:30 and 9:30. And guess what?
It never fails. Once na nakita mo na yung mga ganitong klaseng movement, you know what's happening, di ba? Na-target mo yung low, now you're aiming for high. Intindihan? Ganun lang kasimple. So in that case, guys, you need to find what? Let's go to our Google Drive. There we go. Let's go to our Google Drive. Let's go to our Mentoring Limited. There we go. In that case, guys, you need to play the fair value gap na tinuro ko sa inyo. Or this one and this one and this one. 4, 5, 4, 5, 4, 5, 8. Kailangan nyo kunin yung 4, 5, 8 or kailangan nyo i-play yung 4, 5, 8 na tinuro ko sa inyo. Okay? So now, what's next, Sir Kim? So in that case, ano hihintayin nyo? Fair value gap or a change of character. So now, what do we see? A lows and now, market structure, tama? Actually, order block pa nga to, di ba? Market structure, I need a change of character, tama? Eh, Sir Kim, bumabagsak pa siya ng bumabagsak. May pakipa kami dyan? Wala. Hayaan nyo siya. Bakit? Nag-create na tayo ng lows. Hayaan nyo lang. Sir Kim, change of character na ba to? No. Not unless what? Open. Did we open? Yes. Now, what do we wait? Fair value gap. Do we see a fair value gap somewhere around here? Yes, Sir Kim. So, in that case, you take that position or you take annotate mo to. Do we touch the fair value gap? Yes. Long it out. Tama ba? Put a stop loss and aim for higher. Now, what do we see? There you go. Now, Sir Kim, bumagsak siya. O nga pala, di natin nakita. Yung change of character pala neto, we saw a fair value gap somewhere around here. In that case, consider this one as a fair value gap. There you go. Respected fair value gap. Sir Kim, fair value gap ba to? No. Overlapping candle po. Okay? So, in that case, Sir Kim, pwede ba namin ma-position pa yung fair value gap dito? Pwede naman, if and only if, umangat na siya dyan and possible, bumalik pa siya dito. Pwede po yan. Okay? There you go. Umangat, tama? So, in that case, yep, you do the rest. Gets? That's how simple Judas swing is. Marami nagtuturo ng Judas swing but still ang gulo-gulo. Okay, dami ko pinanood kanina actually. Isang oras mahigit pinanood ko yung mga nasa YouTube na Judas swing review nila. Okay, pero guess what? Ibang-iba kay ICT, okay? So ibang-iba kay ICT. Pero anyways, kung gusto niyo mapanood yung kay ICT, I will give you a link. Okay? I will still give you a link for that one for the Judas swing review. Okay? So malalaman niyo na it's a false run, guys. It's just a false run to the liquidity. That's it. Okay? Wala nang iba. Okay? So, I will give you a link this one. Okay? So, lalagay ko na lang siya dito sa ating saan ba pwede? Dito na lang sa ano? Sa videos natin. Okay? So, dito ko ilalagay siya. Okay? Yan. Once na ma-upload ko siya. So, now, what's next, Sir Kim? Now, you need to review this one out. Kailangan nyo review yun to. Now, mas napalinaw ko ba sa inyo? Mas pinadali ko ba sa inyo? Dahil hindi nyo na kailangan pang chop-chopin to sa oras ng yan. Kasi pwede kayong hindi mag-trade ng Asia session, pero aabangan nyo ang New York session. Naiintindihan? Ganun lang kasimple. Now, since majority of you guys, naiintindihan nyo na yung Judas swing. So now, let's go to ICT. Punta tayo kay ICT sa YouTube video niya regarding Judas swing, okay, para mas ma-elaborate ko sa inyo na mas malino and in-depth details when it comes to Judas swing, okay? There you go. Tagalogin ko sa inyo. First swing that sets the low. Okay, so introducing the ICT Judas swing, okay? So in that case, guys, kailangan nyo ng Asia to London, Asia session, which is nag-start nga ng 12 o'clock AM, Philippine Standard Time, UTC, okay? UTC negative 4. So, mag-i-start siya doon and mag-i-end siya. Hindi nyo na kailangan siya i-end ng 5. Ah, hindi nyo na siya kailangan i-end pa ng 1 para mag-London session. Hayaan nyo na siya mag-set na kayo hanggang New York session. Okay? Hanggang New York open. So, in that case, tignan nyo to. Ito yung Asia session start
And now, huwag niyong puputulin, tama? Huwag niyong puputulin, hintayin niyo mag-start yung anon. Ito. New York Open. There you go. You see? New York Open. There you go. So in that case, guys, ang sabi niya dito, okay, the price swing set to the London session highs or low in many times as energetic price swing. Yun yung tinatawag na energetic price swing. So madalas kasi ng market, sumasabog at bumabagsak. Okay? Tulad nito, anong oras yun? Somewhere around in this zone. Ito yon, itong zones na yan yun. Okay? Pero basically, kung tutuusin natin, ito lang yung Asia session natin. Naiintindihan? Parang ito lang. Okay? Pero kung makikita nyo, tignan nyo, mas malinaw to compare na chachap-chapin nyo yan. Kasi hindi nyo makukuha yung highs and lows ng tama nyan. Tulad nito, pag kinuha nyo kaagad yan, then gusto nyo na siya i-long or short, tignan nyo, maghihintay pa kayo ng I don't know how many hours yung kailangan nyo makuha dito. So, tignan natin. Ito, price range. So, I don't know. Sorry. Ito pala kailangan natin. So, I don't know kung kaya mo pang maghintay ng around 9 hours and 50 minutes. So, yeah. Definitely, dapat nagtrabaho ka na lang nun. Tapos, di ba? Mas sure win pa yun. May sure na panalo ka pa dun. Compared dito na hindi mo talaga sure kung magkakapera ka or what. Okay? So, in that case, guys, just skip that one. Okay? Hanapin nyo lang highs and lows ng range ng market. Then, yeah. You go trade it. Ang Judas Swing, guys, wala siyang specifically kung paano siya ito-trade. So, ang best way lang para matrade ang Judas Swing, definitely an order block. Okay? Order block. So, right around here, you see an order block. Katulad nung minention ko kanina, an order block somewhere around here. Touches the order block and there you go. You have a fair value gap. So, order block, fair value gap, and imbalances, and then, ano yung isa? Forget about that, the liquidity, and then the, wait, let's go to my, the imbalance, okay, the volume imbalance, okay, yun yung mga kailangan ninyo, yung apat na yun, okay, so, yeah, definitely, that's it for this Judas Swing, okay, yun natin yun lang yun, so, kung makikita nyo dito, balikan natin yung YouTube neto ni ICT, so, there you go, nagkakaroon siya ng sweep, or sweep sa market, there you go, Asia range, highs and lows, ano to? Ano tinatawag dito? Ano tawag dito? Yung sweep na tinatawag went down. And guess what? Possible dito ka makakapag-formulate ng mga possible matrade mo. False run yan, ha? Tandaan nyo. It's a false run. Okay? It's a false run. Naintindihan? False run again here. Bakit? Maraming traders ang nagtitrade on the breakouts. Same exact thing here. Nag-trade sila ng long dito, tama? And now, na-liquidate sila. And now, nag-short yung market. Gusto nilang alin. Siyempre, bumawi. So, na, anong gagawin nila? Mag-short. Pero, ano mangyayari? Ilo-long. Okay? Kabaliktaran. Pero, 2 times siya nangyayari. Okay? It depends kung nasa ng liquidity pool. Naintindihan? So, there we go. If you go to the lower time frame, you'll see kung gano'ng kadaming setup ang ibibigay nito papunta sa taas. Naintindihan? So, yan yung tinatawag natin Judas Swing. So, I hope naintindihan nyo yung Judas Swing. I will create a more example of Judas Swing. Pero, guess what, guys? Ito yung gusto kong makita nyo muna. Ito yung gusto kong masample ninyo. Okay? So, ulitin ko. Let's go to the 15 minutes time frame. Ang kukunin ninyo is Asia range, guys. From 12 to 8:30, matatapos ng alauna ng madaling araw. Pwede naman. Okay? Pero guess what, ha? Kung nakuha nyo na yung highs or lows ng around something like 11:30 to 12 something, max na siguro yung 12, okay na yun. That's it. Okay? Okay na yun. And guess what happened to the market? It went up. Pero again, hindi ko tinuturo yung ganyan. Okay? Hindi ako nituturo ng ganyang kalaking panalo or kalaking movement kasi hindi nangyayari yan all the time. Naintindihan? We're basing it on history. Okay? We're not basing it on luck. Hindi ba siya dito ang luck? Okay, skill set ang kailangan natin dito. Okay, skill set. Ang skill set is magagamit nyo over time, not overnight. Pero yung luck, maybe overnight. Yeah, pwede kayong swerte yan overnight. Pero yung luck, yeah, hindi kayo pwedeng umasa doon every single time. Okay? So, yeah, it will provide you a basic 5 to 10 handles for sure. Okay? That's an, ito ang tinatawag na Judas Swing. Okay? This is a Judas Swing. Okay? There you go. I hope na naiintindihan kayo dito when it comes to Judas Swing. So, I will upload the part 2 of Judas Swing. Magkakaroon tayo ng part 2 ng Judas Swing. Pero, guess what guys? Gusto ko lang muna practice kayo or check nyo na yung mga charts ninyo
when it comes to Judas Swing dito sa mga time na to. Tandaan nyo to, screenshot nyo tong time na nakalagay dito sa baba ko from 12, 8:30, and 1. Okay? Hanapin nyo ngayon yung Asia range and high and lows ninyo. Okay? Naintindihan? Entry natin, ulitin ko, ang entry is order block, fair body gap, ano pa? Trade driver, pwede. And then volume imbalance. Okay? So, yun yung magiging possible entry ninyo. Pero kung pupunta kayo sa Google Drive natin, guys, okay, yung Google Drive natin, so possible, ang pwede nyong pagtuunan ng pansin for entries on Judas Swing will be 458, okay? Liquidity, market liquidity, and then the fair value gap. Naintindihan? So, that's simple rate, okay? Ganoon lang kasimple. So, again, thank you so much, guys. Panoorin nyo to throughout this week. Free time naman kayo this Saturday and Sunday. So, make sure na mapanood nyo itong video ng Judas Swing. So, this is my first time teaching Judas Swing. And I will upload a part 2 of Judas Swing. Thank you so much. Bye-bye. Peace out. Pasa kayong assignment, guys.